magandang araw po sa inyong lahat mga kabuksi. At ngayon po meron po tayong papasyalan dito po sa Kutkut First, dito po sa Kapas Tarlac. At meron pong concerned citizen po na nawagan po sa atin. Pinanawagan niya po si tatay na nag-iisa na lang daw po at iniwan po ng kanyang asawa at anak. At ngayon po mga kabuksi, napag-alaman po namin si Tatay Mar po ay na-stroke at wala na po siyang katuwang sa buhay at tanging umaasa na lang sa mga kapitbahay. At ngayon po mga kabuksi, papasyalan po natin si Tatay Mar para po makamusta at malaman po natin ang sitwasyon at pamumuhay niya. Tara po, samahan niyo po kami mga kabuksi. Ngayon po mga kabuksi, napag-alaman po natin dito po tumutuloy si tatay. Tao po. Tao po. Hello po. Magandang araw po, tay. Kayo po si Tatay Mar po. Tara po mga kabuksi. Tay, pwede po kaming tumuloy po. Anumang kalimidad ang dumating, bagyuman o pandemya sa mga kababayan natin. Nandiyan si Buksi TV. Handang tumulong kahit anong oras at panahon. Lahat ay pupuntahan. Sa bukid man o bundok. Kahit sa malalayong lugar. Pabigyan lang sila ng tulong at kasiyahan at pag-asa sa buhay. Yan si Buksi TV. Magandang araw po. Kayo po si Tatay Mar po. Oo. Anong buong pangalan niyo po, Tatay Mar? Marcelino de la Cruz. Ang palaya po ay Sinok. Ano po, tay? Sinok. Sinok. Oo. Tatay Sinok. Taga-Mandaliti. Taga-Leyte po kayo, tatay? Oo. Buti po, tay, napadpad po kayo dito sa Tarlac po, Tatay Marcelino po. Kasi, ang pangyari kasi, yung sa amin, mayroon pang buhay. Nung umidad ako ng 12 anyos, nandito na ako. Napasama ako sa yung wala pa akong trabaho kasi ang sweldo ko isang buwan, 30 pesos. Kulang pa sa akin. Bakit, tatay, yung pong pagpunta niyo po dito sa nakipagsapalaran po kayo, no? Oo. Bali, anong edad po kayo, tatay, nung umalis po kayo sa probinsya niyo po? Siyam na taon. Siyam na taon po kayo? Oo. Hindi na kayo po nakakapag-aral ng tatay? Hindi na. Ano lang ako, hindi ako nakatapos ang grade 2. Pero, butante ako. Naging butante ako ni Marcos. President yung hindi yung Marcos ito. Opo. Yung Ilan taon na po kayo, Tatay Marbo? Ano na ako, 71. 71 po. At kumusta, tatay? Ano po yung trabaho niyo po, tay? Woodcraft carving machine. Ano po yung paano yun, tatay? Ano po yung ginagawa niyo po noon?
gumagawa ng mga salad bowl, kutsara, mga tray. Parang kahoy na mga plato, ganun tatay. Oo, i-export. Ay, na-export po. Oo. Diyan matagal ako, naging ano, ang edad ko na nagtrabaho eh, 12 anyos noon, na master ko na 12. Mula nung pagkaluwas nyo po sa probinsya nyo, ito na po yung naging trabaho nyo tatay, dito po sa paggawaan ng kahoy dito. Oo, yung mga plato, mga kutsara. Yun na ang naging trabaho ko. Una, helper muna ako. Tapos, Tatay Mar, ngayon po, sino po yung kasama niyo po dito sa bahay? May asawa at anak po kayo, Tay? Naging asawa ko yung Tumboy. Ngayon, nagkaanak kami ng isa. Anong pangalay ng asawa niyo, Tatay? Grace po. Tapos, yung anak niyo po, Tatay? Abigail. Oo. Buti, Tatay, hindi niyo po kasama ngayon. Naghiwalay kami kasi siya nag-asawa ng babae. Ang parang nangyari, Tatay, iniwan po kayo? Oo, dahil gusto lang niya magkaanak. Oo, kaya nung magkaanak na kami, napalaki ko yung bata hanggang 14 anyos. Lahat ng kinikita ko, binuhos ko, hindi ako gumawa ng yung wala akong bisyo. Binuhos ko doon sa anak ko. Sa anak at asawa niyo po, Tatay? Oo. Ngayon, sa bandang huli, nung nagkaroon ako ng stroke, na aksidente ako, yun, iniwan ako. Ah, bali, Tatay. Ngayon po, na-stroke po kayo. Oo, ito. Kaya po pala yung yung pagkilos niyo po, Tatay, dahan-dahan na lang po yung paglakad at yung pagsasalita niyo po, Tatay. Ang sabi ko nga sa Diyos, sana gumaling ako para makapaghanap buhay ako. Ilan taon na po yung pagkakaistroke? Dalawa. Bali, Tatay, yung dalawang taon na pagkakaistroke niyo po, dalawang taon na din po kayong walang kasama. Dalawang taon na wala akong trabaho. Hindi po, yung ano po, Tatay, yung kung asawa niyo po, gano'n na po katagal na pag-iwan po sa inyo? Dalawang taon na rin. Dalawang taon na po, Tatay? Oo. Siya, hindi nga ako, dahil noong iniwan ko, 14 anos ang aming, aming anak. O, babae. Dito pa nga nag-aral eh. Pero lahat ng kita ko, binuhos ko lahat, inano ko yung aming yung kinita ko, kumikita ako ng 300,000 4,000, hindi ko dito lang diyan ko inubos. Yung aking asawa umiinom, si Grace, bata pa siya ngayon, ang edad niya ngayon 40 pa lang mahigit. Parang ang dating, Tatay, nag-asawa po siya ng babae din. Oo. Tapos iniwan po kayo. Sinama po yung anak niya, Tatay. Oo. Nagtarbaho sila yung ganito, barnis. Ito, babarnisan. Yan, binabarnisan ito. Yun ang trabaho niya. Saan po siya ngayon, Tatay? Nasaan po siya yung asawa niyo po? Yun ang hindi ko malaman. Hindi naman sinasabi ko saan siya. Basta ang kanyang trabaho, barnes. Ako nagturo noon na matuto siya mag-barnes kasi noong kinuha ko siya, napaano sa bisyo yung asawa ko. Pa siya, 22 anyos. Yung parang yung asawa niyo, Tatay, mas bata po sa inyo. Oo. Sabi niya, di ba sabi mo, Mar, noon, mo ako. Asawahin mo ako, sabi ng ganun. Gusto ko magkaroon ng anak. Hindi ko alam na siya ay siya Tumboy. Tumboy po. Oo. Ngayon, kako, sabi, patunayan mo ngayon, sabi sa akin. Yung pong pagkakilala niyo po sa asawa niyo po, Tatay,
Saan po kayo nagkita, tatay? Sa Laguna, Binyan, Laguna. Taga saan po yung asawa niya, tatay? Taga doon din, sa Binyan. Ah, Laguna po. Laguna. Dati po, namamasukan po kayo dati doon? Doon? Sa Laguna Bindor. Po. Ah, Bindor po. Oo, Bindor ng ice drop. Tapos nagkakilala po kayo doon? Oo, siya rin. Nag-aaral siya ng hanggang tanghali. Katapos, nagtitinda rin siya ng bananakyo, yung mama niya ang... Ah, doon niyo po nakilala yung asawa niyo po, tatay. Oo. Tapos napadpad po kayo dito sa Tarlac. Dinala ko siya. Dito sa Tarlac. Oo, 22 anyos. Tapos ilang taon kayo na, tatay, no? Nung 20 years old po yung asawa niyo. Sa tansya niyo po. Ano eh? Nasa ano eh? Mga 40 siguro. 40 na po, no, tatay. Oo. Pero kahit pa paano, tatay, yung asawa niyo po hindi na po ano, hindi na siya bata. Na nasa istong gulang na po siya para sumama po sa yun, no. 22. Opo, tatay. Oo. Bali ilan taon po kayo nagsama, tatay, ng asawa niyo po? May ano kami nagsama? Bali yung anak niyo po. Ilan taon na po ngayon? Ano, bali ano siya eh. By ano, 17. Bali 17 years po kayo nagsama ng asawa niyo, baka hindi lang po, no? Oo, nasa mga 20. 20 years po. Oo. Tay, kasi po, meron po kasing concerned citizen po na nawagan po sa amin. Oo. Kaya napasyalan po namin kayo para makumusta. At nasabi nga po sa amin na yun nga po na wala na daw po yung asawa niyo, wala na yung anak niyo. Tapos na-stroke po kayo. Tapos parang nakikitira lang yata kayo dito, itong tirahan niyo ito. Dati, sa boss niyo po, no? Oo, ano nga, ayusin ito eh. Kaya maalisin ako. Pupunta ako dyan sa mga kaibigan ko, dyan naman ako titira. Paano yung pangkain niyo, tatay, sa pang-araw-araw po? Paano kayo nakakakain po sa pang-araw? Ano, binibigyan, may nagbibigay sa akin. Matagal na kasi ako dito. Ang dami, alam nila, naawa kasi na sa akin. Binibigyan ako ng pambiling, bigas, 50 pesos. Tapos, kinabukasan naman, may nagbibigay sa akin ng 30. O, naiipon ko yon. Ngayon, noong nawala na ako ng pag-asa, kasi ka-manager, binibigyan din ako ng, sa isang linggo, binibigyan ako ng 100 si manager. Ay, yung dating boss niyo po. Ito. Ay, itong boss niyo po ngayon. Oo. Dito po kayo nagkikitira, no, tatay? Oo. Binibigyan niya ako ng 100. Tay, yun nga po, parang umaasa na lang po kayo sa bigay, yung tulong ng ibang tao. Oo, para... hindi man ako bukano kayo, anuman, mahina pa ito. Oo, tatay, kasi nagkikita ko po sa inyo, hindi po kayo makagalaw ng ayos. Kasi sa kalagayan niyo, tatay, dapat may kasama po kayo. May mag-aalaga at susuporta sa inyo, tatay. Tay, gano'n po kasakit po na iwanan po kayo ng asawa at anak niyo, tay? Ako naman, paka-Diyos lang ako. Kahit ako iniwanan, wala akong magawa. Dahil siya, alam ko kasi tumboy. Kaya, di ba, nabasa ko rin sa banal na kasulatan, yung ang Diyos, noong pa, may tumboy na. Oo. Kaya, yung ang alagad ng Diyos, inaano ng tumboy. Apo. Ang sabi ng ngayon, ang ginawa ng ginawa ng Diyos, sinabi na wag magpili ka na lang diyan ng mga iba, wag lang ito, sabi ng Diyos. Doon sa Biblia nabasa ko. Sige. Kaya hindi ko na pwedeng anuhin yung asawa ko kung ano man ang gusto niya na mag-asawa ng babae. Pero tatay, nung kalakasan nyo po na hindi pa po kayo na-stroke, nung nagsasama po kayo ng asawa nyo, wala naman pong nangyari na hindi maganda, bakit niya po kayo iniwan? Na hindi naman po kayo nananakit, hindi naman po kayo nagbibisyo, hindi naman po kayo nagkukulang para... Correct ka, tama ka. Wala po, ganun tatay. Wala, kahit siya ngayon pumunta, tawagan ninyo. Yung sinabi ko na sa kanya, tumawag ako kanina, na... pagkatumawag, pumunta kayo dito kung kailang, sabi niya, wala kaming pamasahe, sabi niya gano'n. Ah, nakakausap niyo pa po yung asawa niyo, tatay? Kanina. Anong sabi niya po sa inyo? Hindi niya po kayo nakukumusta na pag kinatawagan niya kayo, na hindi niyo po nasasabi sa kanya na ganito ako, hirap ang kumumuhay ko,
Wala akong kasama. Bakit iniwan niyo ako? Wala sa kanya kasi ano siya, ano pa lang siya, 40 pa lang mahigit. Talagang ano tatay, parang binaliwala na po kayo. Oo, ano na, yung anak ko, yun, gusto nga pumunta yung anak ko, pinipigil niya. Kasi, ano? Kasi tatay, dapat po nandito po yung asawa at anak niyo po. Lalo na sa kalagayan niyo ngayon tatay, mahirap po. Totoo yun. Lalo na po, hindi po kayo makakilos, hindi na po kayo makapagtrabaho. Parang dating po kasi tatay ngayon, napabayaan na po kayo tay. Grabe ang pagka-aksidente ko. Ano, humutubad niya ako eh. Saan po kayo na-aksidente tatay? Diyan sa ano, Woodcar. Ah, na-aksidente po kayo dito sa trabaho niya din. Maliban po sa pagka-stroke niyo tatay. Dito rin. Na-aksidente pa po kayo. Dito. Anong nangyari po sa inyo tay? Ano, hinila ako nung belt. Naghatakan kami. Yung makina po? Oo. Ngayon, nung na siyempre ayaw ko rin mamatay na ano ko na natalo ko yung, na ano ko yung belt na patalsik doon na himatay na ako doon na ako nagising sa ano sa hospital po o ano ma isang buwan niya ako doon o tay kung may sasalaysay niyo po yung buhay niyo po ngayon. Paano niyo po ito masasalaysay? Paano niyo po ikwikwento yung buhay niyo po ngayon na mag-isa na lang po sa buhay? Alam mo kasi, sa to lang, hindi ko alam kung paano ko isalaysay ang buhay ko. Pagka wala akong pagkain, pupunta ako sa ano, sa mga kakilala ko. Humihingi ako ng pag ano yung bigas yung mayroon sila. Binibigyan man ako kalating kilo o katapos wala pagka walang ano bibigyan nila ako ng ano 20 pesos o ngayon bibili ako ng ano asukal yun ang ulam ko. Asukal lang tatay. Oo. Yun yung lang kinakain nyo. Yun ulam. Pero tatay, hindi na po kayo, no? Tatay, talagang sa kalagayan nyo po ngayon, wala na, no? O hindi na talaga makapagtrabaho po, no? Siguro, pagka gumaling ako sa, ano, sa stroke, maaaring magbindon ako. Pero tatay, nagmi-maintain po kayo ng gamot? Maininom po kayo ng gamot? Yun sana ang sabihin ko sa iyo. Magmakaawa sana ako. 2 taon ako na aksidente. Wala pa akong nainom na gamot. 2 taon na po kayong walang ininom na gamot, tatay. Kasi mayroon akong ano, yung eksima. Yung eksima, yun ang ginamot ko. Oo, yung gamot. Tay, dyan po kayo natutulog, tay? Oo. Dito po kayo natutulog? Oo. Wala po kayong kutsyon? Wala po kayong... Wala. Ito ang gamot sa ano sa eksima. Umabot ng isang ano sa matagal. Naginamot niyo po yung sakit niyo sa ano po? Eksima. Pero yung sa pag-maintain niyo po sa pagkaka-stock niyo wala. Wala. Kaya alam mo, ang sabi sa akin ng doktor, araw-araw uminom ka dahil kung hindi manghihina ka, mawawala ang ano mo, yung manghihina ang mga buto mo. O kasi ang iniinom kasi ng gamot yung ano yung tawag ito yung syndrome. Yung syndrome. Uminom pa po kayo ng syndrome ngayon tayo? Wala nga kasi wala akong ano, wala akong pambili. Ang mahal pala ng syndrome. Mahal po yun tatay. Oo, 13 pesos. Opo, mahal po yun. Kasi tatay, dapat po talaga no nung pagka-stroke niyo po, dapat kaso lang wala talaga no tatay. Wala sa man ako kukuha pang ano pambili. Kaya nanghihina ang ano ko ito. Tsaka ito. Ang sabi sa akin ng ano ng yung doktor, ang syndrome pampalakas 'yan sa tuhod, sa mga buto. Pero kahit na isang beses hindi po kayo nakainom tayo. Nakainom ako nung umano kami sa ospital, yung binigyan ng gamot, ban isang linggo. Pero nung pag-uwi niyo po, wala na? Doon sa ano, mayroon, yung isang linggo. Pagkatapos doon, wala na.
hindi ay kasi saod nila ni nung ano nila ni Grace pagkain lang. Maliit na naman saod nila pag barnish nito. O kaya yun ngayon ang ano pinoproblema ko. Yun sana ang ano hilingin ko sana na kahit mga symptom lang sana ano wala talaga ako ano. Ah, dinadala niyo yung tatay na sana kahit na gamot lang po. Oo, gamot ano dahil ang sabi ng doktor, yun ang pagkakataon na lumakas ka. Kasi daw ang syndrome, pampalakas daw yun sa mga buto, sa tuhod. Kaya pagka hindi mo, sabi ko, ano pa ho, Dok, ano ba ang kailangan ko? Ang sabi niya, yun lang, syndrome lang, para lumakas ka at gumaling ka. Tama yun, tatay, kasi kailangan nyo po talaga na makainom ng vitamin, mga gamot. Para manimbalik po yung kalakasan at ano nyo po. Oo nga, mahina, di ba ako, mahina na ako dahil humina nga ako dahil dito wala akong nainom na gamot. Ang nabili kong gamot yun sa eczema. Eczema po. Oo, pero yun sa stroke. Wala po. Hindi ba nadala, magdalawang taon na. Tay, ngayon po, napansin ko po. Mga kabuksi, ito po si Tatay Mar. Wala po siyang talagang kagamit-gamit dito po sa bahay. Ang tanging sapin niya lang po, ito pong malit na papagat may sapin po na kariton. At wala po siyang kagamit-gamit, kundi yung mga plato, inumin. Bali, Tatay, dito po, parang pinapatira na lang po kayo ng boss niyo po. No? Habang wala pa, hindi pa ako makapunta sa Cavite. Sa Bindagat. Sinong alin yung tatay doon? May kamag-anak po kayo sa Cavite? Ano niyo po? Mga arpon. Mga kaano-ano niyo po, tatay? Mga ano yun? Mga kapatid ng pinsan po ng nanay ko. Nanay niyo po? Oo. Tay, kasi po, dapat po ang tanging tutulong po sa inyo dapat ngayon yung asawa at anak niyo po. Tay, kung sakali man po na... Wala man sila may tulong. Hindi, tay, sakali man po na may pananawagan po kayo sa asawa at ako kaya po sa anak niyo po. Kung may gusto po kayong sabihin, tatay, bibigay ko po yung pagkakataon po ngayon na marinig niyo po. Marinig po yung pananawagan niyo po para sa kanila. Ang masabi ko lang sa Grace, sana, maano mo lang sana, maalala mo kung paano kita... Paano ko pinalaki ang ating anak. Lahat ng kita ko, ibinuhos ko para lumaki ang anak natin. Nung lumaki na, pinag-aral ko o lahat. At wala kang masabi, nagdala ka ba ng isang babae na may anak? Ako pa rin ang naggastos. O maliit ba yung bata, si Dudong? Pinalaki doon na, pero wala kang masabi sa akin. Lahat, ibinuhos ko ang mga pagkain sa araw-araw ninyo. Yun, pati hanggang sa natuto kayo magtrabaho. At kahit nung natuto kayo, nagbibigay ako ng 1,500 sa inyo, 1,002 sa araw, linggo-linggo. Pero wala kayong masabi sa akin. Hindi ako nagsasalita sa inyo na ganito, ganon. Na bakit ganon, nagdala ka pa rito ng babae na hindi naman ano-ano. Hindi ko inano yon. Hindi ko iniisip yon. Ang gusto ko lang malaman, bakit hindi niyo ako tinulungan na nagkasakit ako? Bakit binabayaan niyo ako? O dapat pinaanunasanan niyo ako, tinulungan ako kahit magkat lang sana magkano ang tulong niyo. O sabihin niyo ang inyo, wala kayong kinikita. O alam ko kung maliit lang ang inyong kita. Pero dapat kahit maano matulungan lang naman niyo ko kahit 50 pesos, 100 o 1,000. O sana ang tumutulong pa sa akin yung mga ibang tao
mabuti lang mayroon tumutulong pang iba. Kaya nakiusap ako, sana huwag naman niyo pabayaan. Abigail, anak, kung ano ka man, kung saan ka man, anak, kung ikaw ay ano, pagka nakatapos ka pagtarbaho, sabi mo, o katapos pag-aral, itulungan mo ako. Sana pilitin mo na makatapos ka sa pag-aral para matulungan mo ako. O, kasi, ano sabi, ano na, grade 10 ka na. O, yan, ano na lang, 2 taon na lang, tapos ka na sa pag-aral. Mag-ano ka, anak, huwag kang mag-asawa hanggang hindi ka pa makaano, hindi ka pa nakatapos. O, para naman makatulong kay sa akin. O, Abigail, anak, iyan ang ano, ilagay mo sa isip mo yan. Dahil kahit kailan, mula pa nang malit ka, anak, ako na ang tatay, ako pa ang nanay. Pag-alaga sa iyo, ang nanay mo, saan-saan nagpupunta. Nagpupunta sa Bisaya, nakipag-ano sa mga babae. Pero ako ang nag-aalaga sa iyo, ako rin ang nanay. Ako na ang tatay, ginagawa ko ang lahat para ikaw ay mapalaki. Noong lumaki ka na, nag-aral ka na, lahat ng kailangan mo, wala ka masasabi sa akin dahil ginagawa ko ang lahat. Ngayon, kung narinig, nakita mo dito sa TV, anak, yan eh, ano mo, ilagay mo sa isip mo na ako, na mula pa nang maliit ka, ako na ang nanay, ako na ang tatay, para mapalaki ka. Pinalagay kita, anak, sa aking pawis para mabuhay ka. Alam ko, anak, saan ka man naroon, sana isipin mo sana na ang tatay mo ay, ang papa mo ay ano, kung hindi man sinabi ni mama mo kung paano kita binuhay nung maliit ka pa. Siya, saan-saan siya nagpupunta, pumunta sa Bisaya. Iniwang ka sa akin. O, ako na ang nanay, ako na ang tatay. Lahat ng pamaraan ginawa mo na. Kaya sana, anak, mag-aral ka, huwag kang mag-asawa muna hanggang hindi ka nakatapos. 2 taon na lang. O, grintin ka na, kako. O, ngayon, pilitin mo na makatapos ka. Dahil kung ako ay magkakaroon ng ano, lumakas ako, makapagtarbaho ako, tutulungan kita na makatapos ka sa iyong pag-aaral. Dahil ano, kaya sana pilitin mo kahit maraming lumiligaw sa iyo. Huwag kang mag-ano. Basta ano, pag nakasawa ka, nakagroon ka na ng ano, nakatapos ka na sa pag-aaral, pwede ka na makasawa kahit sino. O basta nakatapos ka. Tama po yun, Tatay. Tay, na nakikita ko po sa inyo, Tay, na yung kalungkutan na nangyari po sa buhay nyo. Ngunit ganun pa man po, Tatay, napakaano nyo po para sa anak nyo po, yung kagustuhan nyo po na makatapos po siya. Yun sana, kung mayroon sanang tulong lang. O, dahil naalala ko, baka hindi pinapaaral ng ina. Yun na nyo po. Nagtatarbaho kasi tumutulong pag is-is. Alam mo, wala man siya ang sweldo sa mama niya. Bali, kasama niya po yung kanyang nanay ngayon. Oo, sumasahod lang sila ng tatlo sila. Ay, iniisip niyo po ngayon, Tatay, baka hindi na po nakakapag-aral lang yung anak niyo. Baka pinagtatrabaho niya po. Oo, tulong sa kanya. O ano man po yung nangyari po sa inyo, at anong buong pangalan po ng anak niyo, Tatay? Ano, Abigail. Abigail? Oo. Pilido po, Tatay. Sa nanay niya, hindi sa akin. Anong apelyido niyo, Tay? Si RC. RC. Abigay RC po. Oo.
Pero kasalukuyan po ngayon, pagkakalam niyo po, nasaan? Sa Bulacan po? Oo, yun ang ano. Sa Bulacan. Eh, gusto ko maano mo kung totoo nga kung sa Bulacan sila. Pero ngayon, tatay, may kinakasama na po yung asawa niyo po ngayon. Babae. Babae po. Oo, ang laking babae. Pero tatay, yung nangyari po sa inyo, dapat... Dapat hindi niya po isinama yung anak niyo. Kahit na yung anak niyo lang po, sana yung katuwang niyo, tay. Ano? Hindi ko rin, ano ko rin, kahit kasama ang aking, ano, anak doon, eh, dapat lang, kasi, wala akong, pangkain po. O, eh, si, yung aking anak, kung magtarbaho, hindi rin makapag-aral. Kaya, yun ang iisip ko, kinausap ko sa, si Chris, kailangan kung si Abigail ay nasa iyo, pag-aralin mo dalawang taon na lang. Oo. Ang ganito po, yung parang ang kwento niyong tatay, umalis po yung nanay nila, nag-asawa po siya ng babae, tapos kayo po yung nagsabi sa asawa niyo po na kuhanin yung anak niyo kasi wala po kayong pangkain dito. Hindi, kinuhanan niya. Ah, kinuhanan niya po. Oo, pero sinabihan ko siya na patapos mo yan, huwag mo paasawahin. Dahil oras na ginawa mo yan, magkakagulo ka ako. Ah, kayo na po yung nagsabi sa kanya na isama, parang kuhanin na po siya para na papag-aralin po. Kasi kayo po sa kalagayan niyo po ngayon, tatay, wala na po kayong kakayanan na makapagtrabaho at mabuhay po, no? Mabuhay. Nangihilang ako. Kaya hindi pwedeng ano yung anak ko. Dahil pag gala dito ang anak ko, magtatrabaho yung anak ko, hindi na makapag-aral. Tatay Mars, ganito po, kaya po napasyalan po namin kayo. Hindi ko din po alam kung ano po yung reason bakit po nangyari po yung nga po na pag-iwan po sa inyo ng asawa nyo. At mas maganda din po sana kung malaman din natin kung ano po yung kwento o ano po yung side po ng asawa at anak nyo po na bakit na lang po na bigla na lang din po na pag-alis po nila. At ganun pa man po, tatay, pag-pray po natin, no? Kasi po, tatay, ako po pala si Buksi TV. Ayan. Ako po si Buksi, tatay. Isa po akong charity vlogger po. Tumutulong po kami talaga sa mga kababayan po nating mahirap at nangangailangan. At mayroon pong nag-message sa akin na si Madam. Hindi ko na lang po papangalanan, tatay. Pero kakilala niyo po yung nag-message po. Taga dito din po, tay. At napicturan po kayo. At nasabi niya po sa akin na kung pwede daw po namin kayo mapasyalan at mabisita at malaman po namin yung sitwasyon at pamumuhay niyo po, lalo na po wala na po kayong katuwang sa buhay, na sana kahit nasa pamamagitan lang po ng video po namin, matulungan po namin kayo. At kahit na tayo, pag-pray po natin na sana kahit na yung mga gamot nyo lang po, pag-maintain nyo po ng gamot, no, Tatay Mar? Basta tatay, ano man pong pagsubok na dumating po, ano man pong hamon na dumating po sa buhay po ninyo, magdasal lang po at kumapit lang po sa Panginoon ng Diyos. At huwag po kayong mawawalan ng pag-asa, tay, no? At, tay, meron po kaming ibibigay po ng tulong po sa inyo para meron po kayong pangkain, tatay. Kukunin lang po namin, Tatay Mar, para ibigay po sa inyo. Salamat. Para sa pang-araw-araw nyo pong pangkain, hindi na po kayo lumabas. Para humingi po sa mga kakilala at mga kaibigan nyo po, tay. Tay, kunin lang po namin, no, tay. Para ibigay po sa inyo. Ngayon, Tatay Mar, kaya po napasyalan po namin kayo para magkumusta po. At sana kahit na sa ganitong paraan lang po, matulungan po namin kayo. At ngayon po, tay, may nais magbigay po ng tulong po sa inyo na si Sir Reynold Lacanlale na worth of 3,000 po, tay. Bumili po kami ng 25 kilos na bigas. May grocery po, tay. May mga biskuit, mga dilata, toyo, suka, mga noodles. Ito, tatay, kompleto po ito. Dati hindi ako makakain yan. Ngayon nakakain ako dahil nawala na yung ano ko. Yung eksima. Eksima po. Ano na lang, yung stroke na lang. Stroke na lang. Ito, tay, no? Ito, tay, sana kahit na po paano makatulong po sa inyo sa pang-araw-araw. Ito, tay, kompleto po ito. Mga noodles, mga biskuit, may sardinas po. Ito, tay, no? Ito po, maliban po dyan sa grocery, tay, mayroon din po kayong sabon panligo, panlaba. At ngayon, tatay,
Makakabili na po kayo ng gamot po, Tay. Oo. Nabigay po ni Sir Reynold na cash po na 500, Tay. Yun. Yan, makabili na ako na ito. Sentrum. Sentrum po, Tay. Oo. Pasalamat ako sa ano, sa Diyos at saka yung nagbigay. Sana wag sana sila magsawa. Kasi bala ko ano, sa Enero, katapusan ng Enero, bala ko pumunta na sa ano, sa ano, Cavite. Doon na ako titira kasi dito magugutom ako. Oo. Okay. Kasi naalo ko, sino ang mag-ano sa akin dito? Tama po. Wala. Oo. Doon, marami ako doon mga pinsan. Doon, hindi nila ako pababayaan. Tay, baka po marinig po ng mga pinsan niyo po. Ha? Baka po may pananawagan po kayo sa mga pinsan niyo po. Mga, yung apelido na, Tay, pangalan at apelido po. Baka may pananawagan po kayo sa kanila, Tay. Si, ano, doon sa Cavite. Sige po, Tay. Manawagan po kayo, Tay. Cavite, doon sa may, ano, sa... Ano na, nakakalimot ako ng mga ano yung... Alaala nyo po, Tatay. Yun. Medyo nakakalimutan nyo na po, yun o. No? Mga pangalan. Opo. Na-accidente ako. Nung ma-accidente ako, alam mo, lahat nakalimutan ko na ang mga pangalan. Pati lugar. Mabuti, nagbalik-balik. Balik, paunti-unti nagbalik, Tatay. Oo. Kasi po, ganun talaga yung pagkaka-stroke, Tatay. Yung pong pagkaka-stroke ng tao, minsan nakakapikto sa katawan, minsan pati sa isip ng tao, Tatay. Pati yung pong alaala. Kaya yung nangyari po sa inyo, Tatay, talagang kailangan nyo po pagkain, gamot, at lalo na po, Tatay, karamay at pagmamahal. Yun lang po, Tay. Para gumaling po kayo, Tay. Hindi, ito sana ano po, nakikiawa ako. Sino man ang tumulong sa akin, lubos-lubosin na niya. Sa, ano, sa Pasko sana manghingi ako ng mga pamasko sa kanila, tulong. Yun ang ano ko, yung sa ano, na dito, o kasi, ano, yun nga, pag naipong ko, pupunta na ako sa ano, sa Cavite. Cavite po. Gusto nyo, Tatay, na gusto nyo po sana makalikom po kayo ng sapat na pera para makaluwas kayo ng Cavite. Oo, doon na. Hindi po ba kayo, Tatay, na pwede po sunduin ng mga pinsan nyo po? Ayan, Tay, manawagan po kayo, Tay, sa mga pinsan nyo po. Kasi matagal ng panahon. Oo. Dapat kasi, Tatay, bago po kayo pumunta doon, may kasiguraduhan po yung pagpunta nyo. Kailangan na alam po nila. Kasi kung pupunta po kayo doon tapos hindi naman po nila alam, kailangan din po, Tatay, na makumusta at magkatawagan muna po kayo sa cellphone. Anong pangalan po nila, Tatay? Ang ano, yung mga pamangkin ko roon, sila si, ano, si TC. TC, pilido, Tatay? Yung Arpon. Arpon. Si Tio Morit, ano, si Tio Mar, na ano ni, ano, na asawa ni, ano, ni tita mo, ni Chang mo, na doon sa, ano, sa Cavite, doon ako naka, kasi si, ano, si Tisi, nagpupunta yun sa amin doon sa Cavite. Sa Cavite po, yan, Tay. Manawagan po tayo, Tatay. Ano ko na lang sa inyo, ano, sana tulungan mo ako, Tisi. Gusto, ano, nandito ako sa kuan, nandito ako sa Tarlac po, Tatay. Tarlac, sana maano sana ako yung ano ko dito, nasa woodcraft ako. Dito kang ano, kang kalimutan ni pati amo ko. Kakalimutan. Oo. Ngayon, Tatay, sige po, tutulungan niyo. Anong pangalan niyo po, Tatay? Ano, Tesi? Tesi. Tesi, oh. Pilido po, Tay. Oo. Oh. Arpon ang ano. Ako po ay nanawagan po kay Tesi Arpon. Oo. Na taga-Cavite po. Ito po si Tatay Mar. Bali, si Tatay Mar, ang pangalan niya po, Marcelino de la Cruz. Oh. Ito po yung kanyang ID. At kami po ay nananawagan na sa mga kamag-anak po ni Tatay, na si Tatay po kasi ay na-aksidente o na-stroke po. Kaya patay na si ano,
ang asawa ko sa una, patay na. Kaya po, sa mga kamag-anak po ni Tatay Mar, sana po kung sino man po yung nakakakilala o malapit po na kamag-anak po ni Tatay, na sana po mabisita at makita niyo po yung kalagayan ni Tatay at matulungan po siya, na kasi po gusto po ni Tatay na makaalis na po dito para meron po siyang kasama, mga kamag-anak na titingin po sa kanya, kasi po dito po wala po talagang ibang maasahan si Tatay kundi yung mga kapitbahay lang niya at yung mga taong nagbibigay po ng tulong. Sana po mga kabuksi, ma-share niyo po itong video ni Tatay Mar at mapanood po ng mga kamag-anak po niya. At ako din po ay nananawagan sa asawa't anak po ni Tatay Mar na sana mabisita niyo po yung asawa o ito pong tatay niyo. Ang kalagayan niya na napakahirap, lalo na po yung kalagayan ni Tatay, hindi po siya makakilos ng ayos. At yung pangkain niya o yung mga pang-maintain niyang gamot ay wala po. Hanggang dito na lang po tayo, no? Hindi na po kami magtagal-tagal. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabuksi, at lagi po kayong mag-iingat. At pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos sa pagtulong po natin sa mga kababayan po nating mahirap at may kapansanan. At ngayon po, meron na naman po tayong panibagong tulong na naibigay po para kay Tatay Mat. Sige po, Tatay, alis na po kami po. Bye-bye po. Thank you po. Salamat. Sa kanyang mga kapwa at kahit sino, dating tricycle driver at ngayon ay naging charity vlogger. Malapit ang puso sa senior citizen, may mga kapansanan na itutulungan niya rin, at mga bata